Hello mga kapechay! Marami sa inyo ang nagtatanong regarding sa wishing paper. Ano ba yung purpose nito? Marami ang gustong bumili sa akin. Alam nyo, simula nag-start ako, nauso na talaga itong paper offerings, wishing paper kuno. Pero mali-mali ang mga nabibili ng marami sa atin. Kaya ngayon I've decided, sabi ko, I don't want yung mga kapechay ko to be misleaded. Ayaw ko na mali, no, yung kanilang magamit or mali yung kanilang paggamit, no? Iba pa kasi yung gamit sa paggamit. Mamaya binili mo lang tapos hindi mo pala alam gamitin, or binili mo kasi sinabi swerte, sinunog mo na, akala mo siswertehin ka. No, lahat po ng mga kim, kung tawagin namin, no, in Chinese yung mga paper offering, may meaning. Unang-una na dyan mga kapechay, no, ngayon meron akong ino-offer na set, no, set na siya. Pagka bumili kayo, isang set siya ito, no. Inayos ko na yan para sa inyo, para hindi na kayo ma-stress ano yung mga dapat nyong i-alay, ano yung dapat nyong i-burn, ano yung mga dapat nandun, what elements should be present. So I made it available for you, no. Ginawa ko na siya na ganyan, kita nyo ang dami, no, kasi yan yung kailangan natin. Ito all in one, pangkalahatan, no, pangkalahatan na pangangailangan, for peace, for prosperity, for wealth, abundance, protection, lahat nandito na. Naghahanap kayo ng trabaho, gusto niyo yung negosyo ninyo lumakas, lahat nandito na, no. Pero explain ko sa inyo, pag binili niyo yan ng set, yung set lang natin, no, yung set natin may kasama na siyang candle, no. Yan, ito po mga kapechay, itong set na to is the exact offering sa temple, no. I made it possible kasi dahil alam ko marami sa inyo hindi makapunta sa temple, malayo, nasa province, no, or super busy. So kayo, maski nasa bahay lang kayo, makakapag-offer kayo, no. So pag binili niyo yung set, is yan, kung ano nakikita niyo dito, lahat yan po ay marireceive ninyo, okay? So I will explain it to you, no. So unang-una, kapag tayo po ay nag-offer, uunahin po nating sisindihan ng candle, no, to signify yung presence ng deity, or yung sinasabi natin na, oh, I am here, no, and also our connection to the spiritual realm. So una ang candle, and then you will burn incense, no. Alam niyo naman na ang itsura ng incense, no. So we will be burning 9 pieces, and then pagka medyo nakakalahati na po yung ating incense, pwede na po natin i-burn itong mga offering, no. Yan. Bakit kailangan natin siya i-burn? Ang burning po kasi, no, pag sinusunog natin siya, di ba may usok yan, no? So yung usok umaakyat sa langit. And kasama po ng usok na yun is yung ating mga wishes, yung ating intentions, our aspirations in life, and of course our dreams. So mas madali po natutupad yung ating wish. And then, now I will be explaining, no, ano yung mga nandito. Unang-una na dyan is ito pong fulusaw. Madami po kasi nagsasabi na ito daw yung wishing paper, no. Ito po yung gold, tawag natin dito is the gold paper, no. Kasi pag sa loob, yan, kita ninyo gold, no. Tawag dito is the fulusaw, ibig sabihin, God of health, God of longevity, God of wealth, God of prosperity, and God of many, many, many generation. Ibig sabihin, yung lahi ninyo dadami, no. And also, yung pag sinabi nating financial, dito rin siya. For long life, dito rin. No, actually, lahat nandito na. Pero, ako kasi, yung tradition talaga, ginagamit ko, and also talagang fina-follow ko. And sa temple, ito po exactly yung ginagamit. So ito, whenever we offer it, akala lang iba, oh, it's just a paper, it's just like, you know, nothing. Pero hindi. Pag tayo po ay nag-o-offer ng ganito, we offer gold sa mga gods, deities, to the Buddha, no? We offer. So every time we offer, natutuwa po sila, no? So ito po yung ating pinaka-gift sa kanila. And then next, we have this one. It's for long life, no? Yan, this one is for long life. And then, nakalagay dito is Yifang Feng Sun. Ibig sabihin, whenever we offer, kita nyo mga kapechay, totoong gold yan, ha? Gold yan, no? Nagsha-shine talaga siya, di ba? Kapag ino-offer niyo itong paper na ito, nakalagay Yifang Feng Sun, it means our life will be smooth. So, may iwasan natin yung maraming problema, maraming, alam nyo yun,
lumalaki yung problem. Kaya naman, minsan lalaki yung problema, biglang madadamay kayo. No, ibig sabihin kasi ng ifang function, smooth sailing life. So, this one will help you para iwas tayo sa mga problema. No? And then, next we have, ito na yung tinatawag natin na wishing paper. No, ayan. Ito ang wishing paper. Yan yon. So, ito po yung deity of the, yung wish. Siya po yung nagdadala papunta sa langit. So, whenever we offer this one, mabilis po natutupad yung ating wish. Makikita nyo si Santiago nandyan. No? They receive our prayer papunta sa langit. So, ito po yung para siyang messenger, no? Whenever we offer this, kikarry niya paakyat sa langit. So, yan ang wishing paper, ha? So, dito isusulat ninyo your name, your birthday, your address. Kahit saan po dito pwede. No, and then your wish. Pero yung iba, ayaw nila masulatan yung mukha ng santo sa likod, pwede rin po. No? Yan. And then, since ito nga po ay set, lahat na ng kailangan nilagay ko. So, we have this one, the yen bao, no, yung gold ingot. Ito po is for money. Nakalagay dyan, no, chow tai tin pao. Ibig sabihin, if we offer this, marami pong pera yung papasok sa atin. No? And then nakalagay dito is the si ping an, it means you will be well sa buhay. Ibig sabihin magiging comfortable, magiging maayos yung buhay ninyo, hindi na short, hindi, kumbaga, hindi tayo maghihirap sa buhay, hindi tayo maghihikahos, no? Syempre kasama niyan ang ating pagsisipag sa buhay. Yeah. And then we have the pineapple, do the wang lai. Yung wang lai, ito naman po is for the business, no? So sa mga may negosyo, ito po yung ialay ninyo, no? Kapag ka na-receive nyo yan, ito po yung pinaka-special is for the business. So sa mga businessman, ito po ang inyong kim, no? Kim ang tawag natin dito, for prosperity, for opportunity, no? Nung nasa temple ako, may isa kaming ka-temple mate. Tapos, may kasama siya Filipino. Siyempre, yung ibang Filipino, not aware naman sa mga practice and traditions namin. Sabi niya, ma'am, dapat ikaw bumili ka niyan. Tapos, sabi niya, para yung negosyo mo maging malakas. No? Kasi when we say the pineapple in Chinese, the wang lai, ibig sabihin, yung swerte pumapasok sa atin. So, yung customer, dumadami. No? Yan. And then, we have the Tin lien hua is the golden lotus, is for peaceful life as well as it will enhance our wisdom, our understanding, our knowledge, no? Ayan. And then kasunod niyan is meron tayong yung malaki, 'di ba? Meron tayo nito maliit, ito yung malaki. Ito ibig sabihin kasi when we offer mas malaki yung blessing marireceive natin, no? Nakasulat dito is Tian Ha Ma Fu, ibig sabihin heaven's blessing. And then dito is the Zhao Tai Tin Pao, it means to say apaw-apaw yung swerte. And then dito naman is Jin Yu Man Tang, it means the house will be filled with gold and jade. When we say the house will be filled in gold, gold and jade in Chinese, may kasabihan na pag ang bahay mo daw puno ng gold and puno ng jade, ibig sabihin, ikaw yung bahay mo, ikaw yung pinakamayaman. So whenever we offer this, nag-wish tayo na marami pong grasya ang papasok sa atin. No, of course, you can buy, no, isang set. Mas mura pag isang set, no. Libre na yung candle. Kapag set, bigay ko na to free yung candle. No, pero you can buy kung ano lang yung kailangan ninyo. For example, this one, no, kailangan nyo to, ito lang. O, kailangan nyo yung para iwas sa maraming problema, iwas sa maraming obstacles, ito naman, no, ito sa inyo. This one, pag ito binili nyo, isang ganyan, isang tali. Pero pag itong mga ito, yung mga ne, ito isa lang, no. Ito po ay free, bigay ko ito. So, whenever you buy the set, bigay ko to, no. So, this one, no, lahat naman po ito, itong design na to, itong yen pao, pineapple, lotus, and then itong malaki, kapag bumili po kayo, it's by 10,
No, it means to say 10 pieces po sa isang order. Okay? So, kailan naman natin to i-burn? Actually, sa amin, sa Chinese, we burn every 1st and 15th of the lunar month. Pero mahirap masundan, no? Kasi titingnan mo pa yung calendar. Like for example, ngayon February, pero in Chinese calendar, January pa lang. So, ganito mga kapechay. You can offer it tuwing Sunday, no? Diba sa Philippines, ang church day natin is Sunday. No, so also we pray sa mga santo deity. We offer also tuwing Sunday. So kung kayo may negosyo, I advise na every Sunday you burn. Every before kayo mag-open, no. For example, close kayo ng Sunday, Monday kayo mag-offer, no. You burn it sa labas ng inyong tindahan, no. Pag sa bahay, you can burn at least 2 times a month, no. So pwedeng 1st and 3rd Sunday or 2nd and 4th Sunday. But if you want the traditional way, which is I do, you burn every full moon and new moon. No, every full moon and new moon. So anong oras dapat? Traditionally, we want to offer in the morning, 7 to 9 a.m. No, that's very auspicious time. So if you want mga kapechay, just message me, no? I'll be glad, no? This one po, I will not be offering sa yung ako yung magbe-burn. Kailangan kayo po, no? Pero if you are abroad and you need prayers, you also cannot do it since marami kasi sa ibang bansa ang mga anong tawag dito, mga rules and regulations na bawal mag-burn, ganito, ganyan. I can burn for you, no? So, kung hindi nyo po kaya talaga mag-burn, no, whether you are here in the Philippines or you are abroad, I can do the service for you. Okay? Basta, message me lang. Pero kung kaya ninyo, please kayo po ang mag-burn. Mas maganda po kasi you personally give the gifts to the deities. Okay? Maraming salamat, mga kapechay, and see you again. Bye-bye!